Si Henry ay nagtatrabaho bilang accountant sa isang maliit na insurance company. Lagi siyang abala sa trabaho dahil gabundok na ang mga dokumento na nakapatong sa kanyang mesa. Puro tunog ng keyboard at ring ng telepono lamang ang madalas na maririnig na ingay mula sa loob ng kanilang opisina. Panay trabaho si Henry, pero hindi naman ito na-appreciate ng kanyang boss na si Mr. Martins. "Tingnan mo nga yung isinabmit mong mga dokumento, puro mali." Pasinghal na sabi nito kay Henry, sabay tapo ng mga papel sa mesa ng binata. "Hindi ko lubos maisip kung papaano ka natanggap rito sa kumpanya ko, ang tanga-tanga mo. Siguro sa ibang agency pumasa ka, pero ibahin mo rito. Talagang sipag at galing ang kailangan ko." "Pasensya na po sir, aayusin ko po agad." Wika naman ni Henry, na noon ay namumuon ang luha sa mga mata dahil sa pagkapahiya. Noong araw na iyon ay mayroon siyang pinagdadaanan. Padami na ng padami ang kanyang problema. Dagdag pa ang pressure sa trabaho, kaya parang gusto niya nang sumuko. Ngunit wala naman siyang magawa kung hindi ang magpatuloy dahil may mga dapat siyang bayaran. Ang sinusweldo ni Henry sa kumpanya ang ipinangtutustos niya sa pambili ng gamot at pambayad sa caregiver ng lolo niya na mayroong karamdaman. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Henry ng tawag mula sa caregiver. Bumilis ang timok ng kanyang puso. Para bang ayaw niyang sagutin ang tawag na iyon dahil hindi maganda ang kutob niya. "Hello sir, si Martha po ito." "Wala na po ang lolo niyo." Hindi agad nakapagsalita si Henry. Para bang biglang gumuho ang kanyang mundo dahil sa narinig. Alam niyang darating ang araw na iiwanan siya nito, pero mahirap pa rin tanggapin ang masakit na katotohanan. "May iniwan po siyang sulat para sa inyo." Muling wika ng caregiver. "Salamat Martha." Wika ni Henry bago ibinaba ang tawag. Napatitig na lamang ang binata sa gabundok ng mga papeles na nakapatong sa kanyang mesa. Kasabay noon ang unti-unting pagpatak ng kanyang mga luha. Gusto niyang magwala noong mga sandaling iyon dahil sa sakit na nararamdaman. Wala na ang pinakamamahal niyang lolo, ang tao na laging dumadamay sa kanya. Ang taong nagpalaki at itinuring niyang magulang ay wala na. Halos kalahating oras din siyang tulala at hindi makausap. Matapos umiyak ay tumayo si Henry upang kolektahin ang kanyang mga gamit. Wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng kanyang mga katrabaho, pati na rin ng kanyang boss na si Mr. Martins. "Aalis na ako," wika ni Henry. "Anong ibig mong sabihin? Marami ka pang trabaho na dapat tapusin. Gusto mo bang sisantihin kita?" Taas kilay na wika nito. "May family emergency lang po ako na dapat asikasuhin. Namatay ang lolo ko." Wika ni Henry bago dire-diretsyong naglakad papalabas ng opisina. Habang nasa biyahe ay iniisip ng binata kung ano ang mga dapat niyang gawin. Mahirap pero kailangan niyang harapin ang realidad ng buhay. Wala na ang kanyang lolo kaya magiging mas mahirap ang lahat sa kanya. Nagkita sila ni Martha sa isang coffee shop malapit sa ospital. Nagpasalamat si Henry sa lahat ng tulong at sakripisyo nito sa kanyang lolo. Matapos noon, iniabot naman ni Martha ang isang sulat bago tuluyang nagpaalam. Muling napaluha si Henry bago marahang binasa ang nakasaad doon. "Sa pinakamamahal kong apo na si Henry, alam kong naging malupit sa iyo ang tadhana. Nitong mga nakaraang araw ay parang gusto ko nang sumuko. Alam kong nalalapit na rin ang oras ko sa mundong ito. Sa tuwing naaalala kita ay parang ayaw ko pang mawala. Pero alam mo, kahit wala na ako sa mundong ito ay gusto kong maaalala mo pa rin ako palagi. Sa iyo ko ipinapamana ang kubo at ilang ektaryang lupa na naging tahanan natin sa maraming taon. Alam mo apo, ang kubo na ito ay hindi lang basta barong-baro dahil nakikita ko na pwede mong pagyamanin ang lupa na ito." Doon na natapos ang sulat. Marahil ay pinilit lamang ng kanyang lolo na maisulat ang mga salitang iyon kahit masama ang pakiramdam. Muling naalala ni Henry ang lahat ng masasayang sandali na kasama niya si Lolo Alfonso. Mula nang mamatay ang kanyang nanay ay si Lolo Alfonso na ang nagpalaki sa kanya.
Ang tatay ni Henry ay abusado at walang ginawa kung hindi ang uminom ng alak. Palagi siyang wala sa bahay, hanggang isang araw ay tuluyan na nga itong naglaho na parang bula. Si Lolo Alfonso ang naging karamay ni Henry sa maraming bagay. Mahilig itong mag-uwi ng mga lumang gamit upang ayusin tulad ng electric fan, microwave at refrigerator. Magkasama sila ni Henry sa munting bodega kung saan nabuo ang masayang samahan at hindi malilimutang mga alaala. Hindi nagtagal, nagkaroon si Lolo Alfonso ng Alzheimer's na naging dahilan upang unti-unti niyang makalimutan ang lahat. Mula noon, si Henry na ang nagtatrabaho upang mabayaran ang caregiver na magbabantay sa kanyang lolo. Gusto niyang mabigyan si Lolo Alfonso ng komportabling buhay. Sa nakalipas na 2 taon, kahit mahirap, ay sinikap ni Henry na iparamdam ang pagmamahal sa kanyang lolo dahil ito na lamang ang natitira niyang pamilya. Matapos basahin ang sulat ay nilisa na rin ni Henry ang coffee shop. Tinungo niya ang ospital upang asikasuhin na ang bangkay at pagpapalibing kay Lolo Alfonso. Gusto niya itong mabigyan ng maayos at disenteng libing. Marami naman ang nakiramay sa maglolo. Taos-puso ang pasasalamat ni Henry sa lahat ng taong naroon. Mahirap at masakit, pero lagi niyang iniisip na dapat niyang kayanin dahil hindi matutuwa si Lolo Alfonso kapag nakita siya nitong umiiyak palagi. Matapos noon ay tinungo niya ang barong-barong na kubo na ipinamana nito sa kanya. May kalayuan ang lugar, pero habang naglalakad siya papalapit sa kubo ay unti-unti ring bumabalik ang mga masasayang alaala. Pagpasok niya sa loob ay mababakas na napag-iwanan na talaga ito ng panahon. Parang guguho na ito kapag bumagyo ng malakas. Sa bakuran naman ay mataas na ang mga damo pero may ilan pang mga bulaklak. Naglakad siya patungo sa bodega. Kinakalawang na ang pinto kaya maingay na ito nang pilitin niyang buksan. Katahimikan ang sumalubong sa kanya. Kasabay noon ang mga masasayang alaala nila ni Lolo Alfonso sa lugar na iyon. Naroon ang sirang TV sa sulok, ang sirang TV na dati paborito nilang panooran ng basketball, ang ilang appliances na dati pinagtutulungan pa nilang ayusin. Muling napahagulgol ng iyak ang binata. Iyon lamang ang magagawa niya para kahit papaano'y maibsan ang sakit na nararamdaman. Ano na lamang ang gagawin ko ngayon? Wala na ang lolo ko. Bulong niya sa sarili. Ayaw niya pa sanang ipag-iba ang kubo na iyon. Pero kailangan niya ng pera. Sunod-sunod ang mga bayarin. Isa pa ay hindi rin naman ganoon kalaki ang kikitain niya sa lupang iyon dahil nasa liblib na lugar. Malapit nang lumubog ang araw, kaya napagpasyahan ni Henry na lisanin na ang lugar na iyon. Noon, laging sinasabi ni Lolo Alfonso na ang kandila ay romantiko. Pero ang totoo ay mahal lamang talaga ang pagpapakabit ng kuryente. Wala naman silang pera, kaya kandila ang gamit nila pagpatak ng dilim. Nagpaalam si Henry sa kubo na animoy may tao roon. Nangako siya na babalik dahil may mga kailangan lang siyang asikasuhin sa opisina. Habang nasa biyahe ay iniisip niya kung ano ang gagawin sa barong-barong na kubo. Pero sino naman ang bibili noon? Wala namang halaga ang kubo. Wala rin naman akong pera para iparenovate pa yon. Bulong niya sa sarili. Nagrerenta si Henry ng maliit na apartment sa pinakadulong bahagi ng bayan kung saan mas mura ang bayad. May kalumaan na iyon at hindi gaanong nalilinisan pero pwede ng pagtiyagaan. Ang nagmamayari ng gusali na iyon ay isang matandang babae na tanging interesado lamang ay sa pangongolekta ng pera at hindi na iniisip ang kalagayan ng mga nagrerenta doon. Paakyat pa lamang sa Henry ng hagdan patungo sa kanyang kwarto ay hinarang na siya ng landlady upang kolektahin ang bayad sa renta. Henry, baka nakakalimutan mong magbayad ng renta. Magdadalawang buwan ay hindi ka pa rin nagbibigay. Ano, magbabayad ka o aalis ka rito? Maraming tao ang nag-aabang ng pwesto mo. Pasensya na po ma'am, hindi ko pa po natatanggap ang sweldo ko. May sinabi pa ang landlady pero wala na itong nagawa kung hindi ang umalis na lamang. Sa loob ng kwarto ni Henry ay naroon ang maliit na kama, ilang appliances at ilang piraso ng damit.
Hindi maipagkakailang maliit at pangit ang kanyang kwarto, pero wala siyang magagawa kung hindi ang magtiis dahil iyon na lamang ang pinakamurang kwarto na kaya niyang bayaran kada buwan. Isa pa, nasanay na rin siya sa itsura at amoy nito. Napaupo muna siya sa kama habang nagmumuni-muni. Henry, mula ngayon ay gagawin mo ang mga bagay na gusto mo at siguradong magtatagumpay ka. Ito ang laging sinasabi sa kanya ni Lolo Alfonso. Lolo, nagkamali ka. Hindi ako naging matagumpay sa buhay, kundi isang talunan. Paano kung idemolish ko na lang ang kubo tapos ebenta ang lupa? Siguro mas malaki pang kikitain ko. Sana naman ay makahanap ako ng galanting buyer para mabayaran ko ang lahat ng utang sa ospital. Ilang sandali pa ay tuluyan ang nakatulog si Henry dahil sa sobrang pagod. Tahimik ang buong paligid, tanging tahol ng aso at tunog ng mga sasakyan ang maririnig sa lugar. Nanaginip si Henry. Natagpuan niya ang sarili sa barong-barong na kubo ng kanyang lolo. Naalala niya ang lahat ng detalye na kanina lamang ay nakita niya ng personal. Pero may isang pinagkaiba. Ang kanyang lolo Alfonso ay naroon. Napaliligiran ito ng puting liwanag. Nakasuot ng puting damit na paborito niya. Lolo, wika ni Henry sabay lahad ng kanyang kamay. Gusto niya itong hawakan pero parang tumagos lamang ang kanyang mga kamay. Hindi rin sumasagot si Lolo Alfonso. Maya-maya, naglakad ito. Sumunod lamang sa Henry na may tanong sa kanyang isipan. Lolo, ano po ang gusto niyong ipakita sa akin? Biglang tumigil si Lolo Alfonso sa isang sulok ng kubo kung saan naroon ang lumang kahon ng sapatos. Natatakpan ito ng makapal na alikabok. Hindi ko po maintindihan ang ibig niyong sabihin, bulong ni Henry. Pero nagpatuloy lamang ang matanda sa paglalakad patungo sa labas ng bakuran. Itinuro naman ito ang lupa, pero wala namang naroon kung hindi ang putik at mga bato. Ano po ba ang gusto niyong ipakita sa akin? Muling tanong ni Henry, pero wala na namang sagot. Lolo, kausapin niyo naman po ako. Kailangan ko pong maintindihan kung ano ang ibig niyong sabihin, pakiusap ng binata. Pero tinitigan lamang siya nito hanggang maglaho sa paningin niya. Lolo, sigaw ni Henry bago magising. Pawis na pawis ang kanyang noo. Panaginip lang pala, bulong niya sa sarili. Tumatagos na ang sikat ng araw sa bintana. Ang panaginip ni Henry ay parang totoong totoo. Natatandaan niya ang lahat pero hindi niya pa rin maintindihan kung ano ang gustong iparating ni Lolo Alfonso. Sa halip na pumasok sa trabaho ay napagpasyahan niya na muling balikan ang kubo. Hindi matahimik ang kanyang isipan hanggat hindi nasasagot ang kanyang mga tanong. Tanghali na nang marating niya iyon. Pagpasok niya sa loob ay bigla na namang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naaalala niya ang kahon ng sapatos sa panaginip kaya agad niya itong hinanap. Tulad ng nasa panaginip ay naroon nga ito sa sulok. Ngayon ko lang nakita ang kahon na ito, wika niya sa sarili. Binuksan niya iyon at bumungad sa kanya ang mga lumang larawan na naninilaw na sa sobrang kalumaan. Sa loob noon ay may mga dokumento. Ang una ay ang titulo ng lupa. Pero ang ikinagulat niya ay hindi lamang pala iyon isang ektarya, kung hindi napakalaking lupain na malayo pa kaysa sa natatanaw ng kanyang mga mata. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin noon, Lolo? Ang sumunod na pahina naman ay dokumento tungkol sa lithium, ang isang elemento na ginagamit sa paggawa ng mga lithium-ion na battery na kadalasang inilalagay sa mga makabagong electronic devices. Kung totoo ang lahat ng nakasulat sa dokumentong iyon, ibig sabihin ay malaki ang magiging halaga ng lupa. Napaluhod si Henry sa lahat ng kanyang natuklasan, para bang may sumibol na bagong pag-asa sa kanyang buhay. Lolo, salamat po. Mahal na mahal ko kayo. Dahil sa natuklasan ay napagpasyahan ni Henry na gawin kung ano ang nararapat. Gusto niyang makumpirma kung totoo ba ang nakasulat sa dokumento, kaya naman, pagkatanggap na pagkatanggap niya ng sweldo ay agad siyang kumuha ng soil sampling service. Nakasalalay sa magiging resulta nito kung ano ang magiging kinabukasan niya. Maaari itong magpabago sa buhay niya
o pwede rin namang lalo pang magpalubog sa kanya sa kahirapan. Ilang linggo rin naghihintay si Henry sa resulta, ni hindi siya makatulog ng maayos sa kakahintay. Ni hindi rin siya makakain ng maayos dahil sa nararamdamang tensyon. At nang dumating na nga ang araw na pinakahihintay, ay natanggap niya ang puting envelope na naglalaman ng resulta. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang unti-unting hinuhugot ang papel sa loob. 100% na mayroong lithium sa lupang iyon, dahilan upang maging milyones ang halaga ng pamana ni Lolo Alfonso. Tumatawa si Henry habang umiiyak. Napakasaya niya noong mga sandaling iyon. Mayaman na siya. Hindi niya nakailangan pang mamroblema sa mga utang sa ospital, pambayad sa renta at kung ano-ano pang gasto sa araw-araw. Lolo, nagawa natin, wika ni Henry habang patuloy sa pag-iyak. Pinagmasdan niya ang barong-barong na kubo at sa paglubog ng araw ay parang nakita niya ang isang liwanag. Marahil ay iyon si Lolo Alfonso. Hay, sa wakas, hindi na kita kailangang gibain. Napabuntong hiningang wika ng binata. Nang mga sumunod na araw ay naghanap siya ng buyer sa lupaing iyon. Marami naman ang nagka-interes. Kanya-kanya silang offer ng presyo at syempre, ang pinili ni Henry ay yung may pinakamataas na offer. Hindi niya na rin ibinenta ang kubo at bodega dahil naroon ang mga alaala nilang maglolo. Napagpasyahan niya na rin mag-resign sa trabaho upang magtayo ng sariling negosyo. Nagpatayo siya ng sariling apartment building na may 4 na palapag. Malapit ito sa sentro ng bayan kaya marami kaagad ang nagrenta. Palaging bumibisita si Henry sa sementeryo upang magpasalamat kay Lolo Alfonso. Hanggang nakilala niya ang isang dalaga na nagngangalang Cynthia. Wala pang isang taon ay napagpasyahan nilang magpakasal. Nabiyayaan rin sila ng 2 anak na parehong matalino at mapagmahal. Sa bawat mahalagang pangyayari sa buhay ng kanyang pamilya, palaging naaalala ni Henry ang kanyang Lolo Alfonso. Patuloy pa rin ang pasasalamat niya rito dahil ito ang bumago sa Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.